Kung hanap mo ang matamis na kakanin na pang-almusal, pang-himagas o pang-merienda, aba, kahit saan ka mapadpad sa Pilipinas, tiyak na meron tayo yan! May tamis na yaman ang kultura, ipinagmamalaking pamana, katangi-tangi ang lasa, at may ilang pang hindi pa rin natitikman ng nakararami. Una sa listahan ang sinapid ng mais ng Iloilo. Sa Kalinog, Iloilo, nag-iisa na lang ang gumagawa ng tradisyonal na sinapid ng mais. Siya si Nanay Rosalinda Canha. Kailangan munang maingat na balata ng mais dahil ito ang siya rin gagamitin pambalot sa sinapid. Matapos balataan, agad na gagadga rin ang mais. Saka titimplahan ng asukal, laman ng buko, condensed milk, mantikilya at gata. Sunod itong hahaluin. Babalutin sa balat ng mais at i-steam sa loob ng 30 hanggang 40 minuto. Kung paborito ninyo naman ang linupak, why not try ang linupak balls? Ay sa kwento, panahon pa ng Kastila, gumagawa na ng linupak ang mga taga-Lambunaw dahil sa gana ang bayan nila sa saging na saba na hilig kainin ng mga matatanda noon. Pero dahil nahihirapan silang kumain ng matigas na saging na saba, dinurog nila ito at nilagyan ng asukal. Ginagawa rin nila itong pamalit sa bigas noon at binibilog para magkasya sa bawat miyembro ng pamilya. Gamit ang 150 taong gulang na lusong at halo o tradisyonal na mortar and pestle na minanapa ni Aling Elena Antoniana, nakagagawa siya ng linupak na binilog. Para makagawa nito, unti-unti munang ilalagay ang muscovado sugar sa dinidikdik na saging na saba. Idadagdag naman ng ginga para magsilbing aroma. Panghuling ilalagay ang buko para sa dagdag nitong lasa. Ang susunod nating kakanin, sumandaw sa unang tingin pero kapag binalatan, tila mahablangka o palitaw ang itsura. Inihahain ito bilang panghimagas tuwing may special okasyon. Ito ang butong. Specialty ito ni Nanay Mona Lisa na minanapan niya sa kanyang mga ninuno. Para gumawa ng butong, kailangan ibabad ang bigas sa tubig sa loob ng 5 oras para lumambot. Pagkatapos ay hugasan ng mabuti hanggang sa maging malinaw ang tubig. Kapag malinis na ang bigas, pipigain ang katas nito gamit ang gilingang bato na mas nagpapalasa at pino sa butong. Sunod na kailangan gawin ay paggawa ng pambalot na yari sa dahon ng saging na hugis silindro. Kakaiba ang paggawa nito dahil inihuhulma ang dahon ng saging sa kawayan. Para mas maging malinamnam naman, hinahaluan ng asukal at gata ng nyog ang giniling na bigas. Kapag handa na ang butong mixture, isinasalin ito ng dahan-dahan sa ginawang pambalot. At saka pinasisingawan sa loob ng 15 hanggang 45 minutes para maluto. Sa probinsya naman ng Capiz, may kakanin akong tawagin ay Inday-Inday na maituturing na isa raw heritage recipe. Gawa ito sa malagkit na kanin na tila maihahalin tulad sa palitaw. Ang isa pang version nito, mas kakaiba raw dahil ang bukayo kasamang niluluto sa malagkit na kanin. Si Nanay Bernarda Alibang, isa na lamang sa dalawang gumagawa ng ganitong version ng kakanin. Una, kailangan lagyan ng konting tubig ang giniling na malagkit na bigas at saka hahaluin. Kapag nakuha na ang tamang texture, pwede na itong ihulma sa maliliit na bilog. Kapag nabilog na, pwede na itong isalang sa kumukulong tubig hanggang sa maluto. Para naman sa bukayo sauce, ilagay ang muscovado sugar sa kawaling may kumukulong tubig. Haluin ito ng maigi hanggang sa matunaw ang muscovado. Ilalagay ang kinudkod ng nyog, kailangan itong haluin ng mabuti hanggang sa maging malagkit na ang bukayo. Pwede na rin hanguin ang ating pinakulo ang binilog na galapong. Ilalagay ito sa ginawang bukayo, hahaluin hanggang malagyan lahat ng sauce. Ready na!
ang Inday-Inday ni Nanay Bernarda. Ang sarap na tagline ng Kakanin, isa sa mga pamana sa atin. Kaya sa atin nakasalalay kung paano pa natin ito pagyayamanin.